Hello mga kababayan. So guys, nagsalita si President Bongbong Marcos sa Constitution Day na ginawa at dito sinabi niya na siya daw ay hindi niya pakikialaman o hindi niya pipigilan yung ginagawang People's Initiative nga tungkol dito sa gagawing tsa-tsa. Bali, ayun na yung direktang sinabi niya. Hindi siya makikialam. Tapos ang talaga lang daw na pake niya ay ang economic provisions dito sa ano na nga to, constitution natin. Pero alam nyo guys, no, lumalabas dito na gusto rin pala talaga ni President Bongbong Marcos ang tsa-tsa. So, ang tanong, bakit niya gusto to? Eh, kung economic provisions lang naman ang dahilan, no, talagang maski si Senator Cayetano, si Senator Alan Peter Cayetano, ang sinasabi niya, eh, hindi yung economic provisions siya interesado. Ang interesado siya, eh, dun sa mga termino ng mga public officials. So, sabi ko sabihin, bakit ganun ka-interesado o bakit ayaw niya pigilan ni President Marcos itong ano, tsa-tsa na to? Kasi kung economic provisions lang din, si Senator Amy Marcos, sinabi niya na yung mga foreign investors sa atin, hindi naman daw ano, ulang binabanggit tungkol dito sa mga ano natin, economic provisions. So, hindi ko alam bakit, di ba? Tapos ang sabi niya, hindi siya makikialam dito. So, ibig sabihin, pag nabuksan pala, halimbawa man, itong tsa-tsa na to, no? Dahil sinabi niya na economic provisions lang naman ang gusto niya, tapos sabi niya di siya makikialam, ang dali lang sabihin, pag gagalawin na yung mga ano, termino ng mga ano, public officials natin, yung mga extension ng mga terms nila, di ba? So, kung papahabain ba yung papalawigin ang termino para sila makaupo, eh, ang sasagot lang naman sa atin ni President Bongbong Marcos, eh, ano yun? Ang nag-approve na nun, eh, yung legislator, mga legislators natin, di ba? O kaya yung mga involved dun sa tsa-tsa na yun. Madali lang siya maghugas kamay. Sasabihin niya lang na, wala naman, ano, hindi niya mapipigilan yon kasi hindi naman siya kasali dun sa mga ano na yon, gumawa ng ano na yon, mga provisions o yung mga bagong amendments, di ba? Dali lang niya maghugas kamay. So, itong economic provisions, sa tingin ko hindi talaga to dahilan eh. Kasi, nung napatalsik na nga sila dito sa Pilipinas, diyan ano, ginawa yung ano na yan, constitution natin, 1987 constitution. Kasi nga, ayaw na nating mapa sa ilalim sa another dictator yung ano, rehimen. Kasi nga, di ba, yung rehimen ng tatay ni President BBM, yung rehimen ni ano, Ferdinand Marcos Sr., di ba? Eh, ayun yung halos 20 plus years tayong nasa ilalim ng ano, pamunuan nito. Di ba yung mga tatay natin, lolo natin, di ba? Halos hinawakan nila ang Pilipinas ng lagpas sa dalawang dekada. Tapos ang pagkakagawa nito, tungkol talaga to sa wag na tayong maulit na mapasailalim sa mga ganid sa kapangyarihan. Tapos ang ending pala, no, ibabalik din pala tayo ni President BBM sa ganon. Ba't ko nasabing ganon? Guys, magpakatalino tayo. Tayo, nung dinatnan tayo ni President BBM na ngayong presidente na natin siya, okay ang ekonomiya natin. Ilan na ang nagdaang presidente bago siya na buhat ng itinatagyang 1987 Constitution. Eh, maayos ang ekonomiya natin. Isa-isahin ko ha, bago dumating sa atin si President Bongbong Marcos ha. Paano ko nasabing okay yung mga economic provisions dyan? Na maayos ang buhay natin. Mas mura pa nga ang mga bilihin nung bago pa dumating o bago tong administration ni President BBM. Pagkatapos ng tatay niya ni President Ferdinand Marcos Sr., pumalit, di ba, si ano, President Cory Aquino. Pagkatapos naman ni President Cory Aquino, ang pumalit sa kanya si President ano,
Fidel Ramos. Pagkatapos naman ni President Fidel Ramos, pumalit naman sa kanya si President Erap Estrada. Okay ang kinamiya, di ba? Ang mura ng bilihin. Tapos, okay din naman tayo mga Pilipino, di ba? Matatag ang ekonomiya natin. Tapos, pagkatapos ni President Estrada, pumalit na nga sa kanya si President Gloria Macapagal Arroyo. Pagkatapos naman ni President Gloria Macapagal Arroyo, pumalit naman si President Noynoy Aquino. Di ba? Pagkatapos naman ni President Noynoy Aquino, pumalit na nga si President Duterte. Ang ayos-ayos ng ekonomiya at yan ang ginagamit nating constitution. Tapos yung mga provisions dyan, economic provisions, yan ang ginagamit pero maayos ang ekonomiya. Tapos ngayon idadahilan sa atin ni President BBM itong economic provisions lang din ang gusto niya. Na ayan lang din ang sinasangkalan ng kongreso na gusto nilang palitan. Bakit atat na atat sila? May kinalaman yan sa mga termino nila, diba? Sinabi na nga ni Senator Amy Marcos may gusto na maging Prime Minister, diba? Walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez, diba? Kita nyo guys, pansinin nyo ha. Noong mga unang panahon, wala naman ako talagang alam na ginaganap na Constitution Day. Tapos eto, nung magsalita si President BBM, ang nasa likod, Constitution Day ng bagong Pilipinas. So, kumbaga, ngayon lang talaga ko narinig yung Constitution Day na yan. Tapos yung meron mga invited na mga guests. Ibig ko sabihin, yung event na yan, na Constitution Day, di ba? Sabihin na natin tama yung petsa. Pero ngayon lang talaga ako nakarinig na may nagsalita tungkol dyan sa Constitution natin na event na sa tingin ko sila rin ang nag-organize niyan. Kasi merong bagong Pilipinas . Kaduktong na agad yung bagong Pilipinas. Mahalata mo talaga yun guys kung talagang sino yung sabihin na natin na may nag-organize pero ililink ko pa rin to sa gobyerno natin. Kasi may kaduktong na bagong Pilipinas . Tapos ngayon lang talaga naganap pa na merong Constitution Day . Kung kailan tayo nagtatalo-talo tungkol dito sa tsa-tsa. Tapos ang isa pang ba't ako na didismaya dito kay President BBM? Nung inelect naman natin siya, wala naman sa isip ng mga Pilipino na tsa-tsa ang pag-iinitan nilang talakayin, na tsa-tsa ang pag-iinitan nila na pukosan ng atensyon. Dito na lang naubos yung panahon ng mga mambabatas . Tapos nagtatalo-talo tayong mga Pilipino. Tapos hindi daw niya pakikialaman. Diba dapat, pag head ka ng isang bansa, nakikita mo nagkakagulo na, may say ka talaga sa lahat ng bagay. At pinsan naman niya talaga ang nagpasimuno nito. Kahit na sabihin mo magagalit pa siya pag sinabing siya yung nagpasimuno si Speaker Romualdez. Kasi may pondo to, bakit to gumalaw? Walang sino man na private na tao ang gagalawin ng kanyang pera o isasangkalan ng sarili niyang pera para lang dito sa charter change na to. Kalokohan yan guys. Ang pondo talaga nagmumula sa kongreso yan. So, ibig ko sabihin, nagkakagulo na tayong lahat. Hindi pala si President BBM papagitna para pigilan to itong People's Initiative na hindi talaga People's Initiative in the first place. Pinsan's Initiative niya to. Ang talaga nag-initiate nito, yung pinsan niya, si Speaker Romualdez. So, bali, ang masasabi ko lang, no, bigo ang mamamayang Pilipino sa pagboto talaga. Ako masasabi kong sa pagboto . Kasi, hindi ko akalain na, sabihin nyo nang mali ako, pero ang nakikita ko talaga dyan, hindi economic provisions ang gusto nilang tirahin dyan. Yung mga termino talaga, ng public officials na in the end, pag nabuksan na kasi yan guys, wala nang limit kung sino-sino man ang gusto mag-propose ng ganyang amendments, wala na yan limit. Tapos ang mangyayari na lang yan, majority wins. Kung halimbawa, may prinopose tong isang tao na to, tapos syempre, kakanain yung mga term limits, baka nga gawin tayong
parliament na form of government, ang mangyayari na lang dyan, majority wins, kasi pagbobotohan na lang nila yan kung sino sila, sino sang-ayon sa kanila. Eh syempre, basta bayad sila, boboto sila na yes. So ang ending, na bago pala ang konstitusyon natin, na ibinalik lang tayo ulit na pati yung mga anak natin, sa ilalim lang ulit sa Marcos o Romualdez administration. Bali kung tutusin, inalis na ulit ang kalayaan natin guys, hanggang sa mga anak natin. So, nagpapakatoo-too lang ako dito sa aking opinion. At wala naman ako kinakatakutan kasi basta ang alam ko, nagsabi ako ng totoo na yan talaga ang opinion ko at sa tingin ko, dito magkakagulo. Hindi dun sa pagdakip kay President Duterte. Magkakagulo ang mga Pilipino dahil marami pa rin mga may kaalaman na ipaglalaban ng ating konstitusyon. Dahil ang mga tinitira nitong mga nagpapapirma sa People's Initiative ay yung mga mangmang at saka yung mga nangangailangan ng pera na anuhan mo lang, pangakuan mo nga lang eh. Kahit di mo pa ibigay yung ayuda, ipangako, bigyan mo lang ng stab yan eh. Pangakuan mo lang na may matatanggap sila na ayuda eh, pipirma yan. Kahit wala pa yung actual na pera. Pero dito tayo magkakagulo sa tingin ko sa ano na to, charter change na to na ipaglalaban to ng mga may kaalaman na hindi papayagan na basta magahasa ang ating konstitusyon na tayo ay ano, sumailalim na naman baka sa Romualdez o another Marcos na naman, diba? Hindi na mangyayari yun. Dito na magkakaroon ulit ng panibagong people power. O yun, dito na lang ako guys and blessings! Blessings everyone! Bye!